Praise the Lord. Hallelujah.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome again sa atin pong online Bible study. And thankful tayo sa Panginoon sa opportunity na meron po tayo ngayong araw na to na tayo po yung magkasama. Salamat po sa ating Panginoon. Nawa po. Si Marvin, si Mabel, si Sarah, si Ate Connie, si Pastora siya, si Jay, si Dr. Leona. God bless you po sa inyo. Sa mga kasama natin din sa YouTube, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, ang pagpapala ng Panginoon ay lubusan po nating maranasan. Salamat po sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, talagang napakabuti po ng atin pong Panginoon. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Good afternoon din po sa mga kasama natin sa Instagram. Jom Medrano, good afternoon din. Ati Audrey, good afternoon din po sa hapong pong ito. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Try ko nga i-monitor yung aking sound. Anyway, so praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yes. Okay, okay naman po yung sound ko. Yan. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa maikli pong oras, tayo po'y magsisimula na. Though yung internet po ay bigla namang nag-drop ng konti. Pero sige po, antay lang at babalik din po yan. Salamat po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. So, pabalik din ng konti yan yung internet natin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Wait lang po ng konti. Praise God. Habang inaantay po natin mag-okay po yung ating signal. Ati Elsa, Pastora Elsa, God bless you po sa mga taga-Kabuyaw, kay Pastor JM, at sa iba pa nating mga kasama, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Ayun. Parang ang internet ang kalaban na naman ngayon, ah. Anyway, so tsagaan lang po natin. Praise the Lord, magandang hapon din po Ate Mayet, diyan po sa inyo ngayon. Salamat po sa pagpapala ng Panginoon ay maranasan po natin diyan po sa Abu Dhabi. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 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 Yes, yes. Konti na lang po. Nagpapa-stable lang po ako ng internet bago tayo magsimula. Yes, salamat po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. I think nag-okay. Okay na siya ng konti. Sagaan lang po natin. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Magandang hapon din po, Kuya Noy, dyan po sa Australia. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ngayon pong araw na to, ang atin pong pag-uusapan ay, yan, nakalagay po sa section po ng title, Abba Father. Ito po yung pang-apat na names ng ating Panginoon na part ng ating pong pag-aaralan, na kung saan ay meron pong implication sa atin pong pagiging anak po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At yun po ay magandang pag-usapan at maganda rin pong tingnan sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. So, okay lang po ba na tumuloy ako kahit yung video po ay hindi masyadong naglalag dahil po sa internet, pero yung boses naman po ay naririnig. If that's possible, tuloy po ako sa pag-share para
masundan po natin, masundan pa rin po ng bawat isa. Kasama din natin ngayon si Ate Bebe, na bagong kasal. God bless you po, Ate Bebe. Amen. Salamat po sa at Panginoon. Sige, I think pwede na tayo magsimula sa oras pong ito, sa atin pong Bible study. Tayo muna po ay manalangin. Let's just commit this time together sa Panginoon. Lord, salamat po sa opportunity na ngayon po ay magkasama kami, mapag-aralan ng iyong mga salita at matuto at lumago, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Lang aming dalangin, Panginoon, naway kami po ay inyo pong samahan, lubusan, bigyan, Panginoon, ng iyong habag at ng iyong pong biyaya upang makita po namin, O Diyos, ang iyong kalooban, mabatid po namin, Panginoon, ang sinasabi ng iyong mga salita, lalo't higit na, Panginoon, sa mga bagay pong ito. We thank you, Lord, sa inyo pong patuloy na ginagawa. We thank you, Panginoon, dahil you are indeed awesome, Panginoon. Hindi po kayo nagpapabaya. Lagi po kayong nandyan. Lagi po kayong kumikilos sa inyo pong mga anak, Panginoon. Salamat po sa patuloy pong sustenance ng inyo pong biyaya. Hallelujah. At kami po ay grateful dahil mabuti po kayo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po. Pagpalain niyo pa, Panginoon, ang aming pong mga kasama ngayong hapon na ito. Whatever their situation, Lord, allow them to experience your touch, your grace, Lord, and your favor upon their lives. Marami pong salamat, Panginoon. We just give you praise and give you glory. In Jesus' name, amen and amen. So, yun. Salamat po sa ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, I think pwede na po tayo magpatuloy. Sa kasamaang palad, nag-drop po yung signal ng YouTube. Kaya, tinurn down ko muna yung YouTube para magtuloy-tuloy po yung sa Facebook. Anyway, so, praise the Lord. Yes, simula po nung Monday, pagbalik ko po sa streaming, ito na po yung ating pinag-uusapan, the names of God. Meron pong meaning ito para sa atin. Ang names of God is isang series na kung saan will teach us tong biblical names ng ating pong Panginoon. Meron pong question, what does each name tell us about the character of our glorious God? So, yun po yun. Ang pangalan reveals one's identity. So, hindi natin pag-uusapan yung pangalan ko, Nino Man, kundi ang pag-uusapan natin yung divine names ng ating Panginoon, at ito po ay integral sa pagkakilala natin o sa atin pong sa identity ng ating Panginoon. Who is God? And what is He like? Yun. And knowing Him as God ay tulad ng pag-describe ng scripture, enables us to trust Him and to be faithful to the church's global mission para ibigay sa Kanya ang pagpupuri, para ibigay po sa Kanya ang pagsamba at pagluwalhati sa Kanya pong pangalan, at wala na pong iba. So, yun po yung ating desire at yun po yung ating layunin sa mga pagkakataong ito. At yun yung ating goal. And we would like to see kung ano po ang patuloy na pagkilos ng ating pong Panginoon. So, though hindi ito masyadong mahabang Bible study, tulad po maaring inaasahan natin na maabot ng 10 oras or more than, ito po ay naka-concise lang po sa 30 minutes po na Bible study, o minsan sumosobra. So, ayun, salamat sa Panginoon. Ang una pong pag-uusapan natin, or ng last Monday, ay Yahweh. Yan po yung Elohim na pangalan ng ating Panginoon. It's a compound name ng ating Panginoon, and it was mentioned and used sa Old Testament karamihan sa Exodus lumabas. Ayun, kung gusto niyo pong mapanood dyan, punta lang po ko sa YouTube. Hindi available yung YouTube ngayon, pero punta kayo sa YouTube or sa Facebook, dyan din po sa link, makikita din po dyan yung tatlong messages na una. Itong Yahweh, sunod po ay yung El Shaddai ng Tuesday, at kahapon po yung Adonai. Okay? Ngayon pong araw na to, tulad po na nakalagay sa ating pangalan, sa ating title, ito po yung ating titingnan, Abba Father. Ano pong ibig sabihin ng Abba Father? We will be using two main verses reference sa hapong ito sa ating Bible study. At ang una po na atin pong titingnan ay the idea ng Romans chapter 5 at ng Galatians. At dito po, isa pa rin po ang tinutukoy po ng ating Panginoon, at wala na po siyang ibang tinutukoy, lalo na po sa mga description. Kung pansinin po natin, ito po sa Romans chapter 5, 8 verse 15, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Yes, the Spirit who you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. So parang sinasabi natin, yung salitang Abba, Father, ang nagtitestify nun ay yung Holy Spirit na nasa atin.
So we are able to mention that Lord, Father, God, dahil po sa Holy Spirit na nasa atin. So yun po yun. And meron tayong titingnan ng words. Actually, yan na po yun, yung Abba Father. Yung ilagay natin, yung sa Old Testament, yung Abba is Greek, a Hebrew. Sa New Testament, yung Father ay Pater. So yun yung point na yan. These two words that point to us to biblical idea of God. Meron pong malalim na ibig sabihin yung Abba Father, it means the expression of God's love. Expression ng ating pong Panginoon. At ito po ay way of the scripture na dadalhin tayo sa privilege and blessing of knowing God in this way. Ayan po yung amazing na pwede po nating panghawakan. And meron pong some caution, minsan po meron pong dapat intindihin because it can become easily, yung parang blur yung lines between yung earthly father and heavenly father. Pwede natin tawaging Abba Father, yung father, yeah. Yun, mga kaibigan natin sa Korea, ang tawag po ng father ay Abuchi. Ayun, meron po akong missionary na nakasama ko simula 1999 hanggang 2006. Lagi namin tawag sa kanya, Abuchi, Abuchi. yun, like pag Heavenly Father, Hananim Abuchi. Yun yung binabanggit lagi sa prayer pag nagpe-pray po sila at naririnig namin. So, ang minsan yung tinatawag na caution, minsan parang nailalagay natin yung aspeto ng Heavenly Father at Earthly Father. Pero what I'm trying to say here is that iba po ang description ng Father sa lupa at iba ang description. What we're trying to establish here is unique yung pagkabanggit na Abba Father, parang pinagsama yung Old Testament and New Testament na words na referring to Father. Abba is Old Testament and Father is New Testament thing. Pero isa lang po ang ibig sabihin, isang point lang na that Christian use the same form to address to God. Ibig sabihin, ang address natin pa rin is Father sa atin pong Panginoon. Hindi natin ina-address si Jesus na Father. Ang Holy Spirit, hindi. Ang Father, address sa ating God the Father. Yun po yung gusto nating tingnan. Sa Galatians, ganun din po ang sinabi. Sabi dito, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. So, God the Father sent the Holy Spirit into our hearts. The Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out Abba Father. So meaning, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pwede pong tawaging Father or Abba Father because the Holy Spirit is the one who testifies that the Holy Spirit ang siyang nag-uudyok para gamitin yung salitang yon. So without that Holy Spirit inside a person, at mangyayari lang yon kapag nagkaroon siya ng relasyon sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, hindi siya makapagsalita ng Father. Walang connection. So that's why hesitant mag-pray. Wag muna ako. Parang ganun. What I'm saying is, ito yung ating connection between God and humanity. And that is the Holy Spirit. And with Jesus Christ works across ng Calvary, that enables us to have that Holy Spirit from within, yung indwelling presence of the Holy Spirit. And then we can cry out and say, Abba Father. Amazing eh. It is used in such a way that it is both emphasizes our nearness to God, yung ating pong pagkakilala sa Panginoon, at it calculates, nagbibigay po siya ng implication sa atin na hindi lamang Abba Father, kundi meron pong respect. Meron pong respect. Each time na ginagamit natin yung Abba Father, o lalo na sa New Testament, meron pong title na talagang it refers to God Himself. At ang mga Kristiyano, tayo po must never confuse intimacy with God their Father, with sabi nating familiarity or dullness. Ito yung minsan nagagawa natin. Minsan, Dad, minsan may ganun eh. Pag Dad, earthly father yun. Pag God the Father, hindi natin pwedeng parang refrain of using yung Dad or Daddy. Kasi hindi ganun yung description ng Bible. Okay? Ang description ng Bible sa God the Father is God, Abba Father. Okay? Hindi po yung daddy kasi ang daddy or sa Tagalog, ama pa rin, di ba? So, hindi po ganun. Huwag nating isama yun kasi I think that's a belittling. Yeah, that's the right term. Parang merong konting almost synonymous sa blasphemous reference ng pagkakilala natin po sa ating pong Panginoon. Huwag po yun. Kasi yung Abba Father, it's an Aramaic term para intranslate sa salitang Papa.
Okay, pero wag po natin gamitin 'yon. At least ilagay natin po sa tamang description na pag God the Father, Abba Father ang atin pong tawag sa description na 'yan. So, as if to certify na yung pansinin niyo po yung sonship, tingnan niyo po yung salita, sons. Tayo po 'yon, hindi si Jesus Christ, iba yung son na capital. Sons and then child, no longer slave and heir. So meaning that Father, Abba Father, in connection with us being His sons, sons and daughters, yon, hindi lamang sons, kundi sons and daughters, pwede tayong tawaging children of God. I am a child of God, regardless of ano man yung nagawa ko, regardless of our past. Pero ayun, salamat sa Panginoon, anak pa rin tayo ng ating Diyos dahil, hallelujah, sa Kanya pong ginawa dun po sa krus ng Kalbaryo at na-i-connect tayo sa ating pong Ama. Okay? Meron pong caution sa atin pong tama, hindi, notions, yan. Meron pong understanding ang karamihan na kapag binanggit po yung pagtanggap kay Jesus, meron kaming online Bible study kanina, ang pagtanggap sa Bible ang pagtanggap sa ating Panginoon, kaya tanggapin si Jesus ay para maiwas sa hell, maiwas sa tribulation, at pumunta sa langit. Pero, one thing na idea para mas lalo na maintindihan, kung ano ba ang ibig sabihin po ng pagtanggap kay Jesus is yung para ma-restore yung relationship sa God the Father. Hindi yung dahil ayaw nating pumunta ng hell kaya gusto nating pumunta ng heaven or gusto natin ng buhay na ganap at kasaya-saya, John 10:10. I think ang malalim po na pagtanggap sa ating Panginoon ay nagkamali tayo. Tanggapin natin si Jesus Christ dahil nagkamali tayo, hindi natin kayang abutin ang ating Panginoon at wala tayong relasyon sa Abba Father. Hindi natin siya pwedeng tawagin kasi wala tayong connection sa Kanya. And what Jesus did para mabalik yung relasyon na yan at matawag natin Abba Father is that when He died on the cross and tayo po yung nagkaroon ng faith dyan sa Kanyang ginawa sa krus ng Calvary, that will allow us to hold, the Holy Spirit will indwell sa ating mga buhay, papasok, at that Holy Spirit will testify. Sabi doon, no? The Spirit who calls out, Abba Father. Kaya when we pray, Lord, salamat po, Panginoon. Hindi na tayo nagpipray kay Jesus. Okay? Stop praying kay Jesus. Jesus, hallelujah, Jesus. Lord, ikaw po ba? Hindi po yan yung tamang address sa prayer. Ang address natin sa prayer ay sa Father, hindi kay Jesus. Lumalapit tayo sa Father through Jesus. Siya yung ating mediator. Hindi si Jesus ang tumutugon ng ating panalangin. It is God through Jesus Christ. Yan, parang lagyan lang natin ng category when it comes to names of God. Pero somewhat we say, Lord, samahan niyo po ako. Lord, gabayan niyo ako. Parang kung ilalagay lang natin sa category, it is God the Father, is God the Son, at God the Holy Spirit. Ang naggagabay sa atin, nagsasama sa atin, hindi si Jesus, it's the Holy Spirit. Si Jesus nasaan ngayon? Wala sa puso, nasa langit. Ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Sino yung ating pinapanalanginan? Hindi rin si Jesus, ang God the Father. Paano tayo lumalapit sa Panginoon? In Jesus' name. Okay, so ito pong binabanggit ko ay portion para mas lalo nating maitama yung atin pong yung names ng ating pong Panginoon. I think you're following, nawa po, masundan natin yung ganun. Ito po ay nagsisignify na lalo na yung salitang child and loving God sa atin. Dito natin mapapansin na because of that intense relationship with God the Father, hallelujah, through our Lord Jesus Christ, this will allow us para mas maintindihan natin yung wow, salamat Panginoon. Meron pala ka talaga kaming access po sa inyo. So, ang level po ng God the Father or Abba Father will always brings us to that realization na salamat po Panginoon. Salamat at dati tayo po ay kaaway ng Diyos. Naalala niyo po kung basahin niyo po yung Ephesians chapter 2, chapter 3, lahat tayo po ay foreigners, dati tayo po ay mga kaaway, enemies of God, but when Jesus Christ died on the cross and we put our faith on that finished work of Jesus, hallelujah, pwede po na nating tawagin ang ating Panginoon na Father, hallelujah. Meron tayong earthly father, pero itong ating description na names of God, Abba Father is more than our earthly father. Ako bilang tatay, ilang beses po ako nagkamali. Lagi po ako nagkakamali, lalo sa mga bata at maging sa sarili kong buhay. Nagkakamali din po ako. Hindi po ako perfecto. Pero when we talk about this Father thing, it is perfect because He is our Abba Father. Hallelujah.
I think merong kantang ito eh. You're the good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love back you. For who I am is you are perfect in all of your ways. Diba? Yun, meron po tayong nabasang may kantang ganun. So, yun. Sabi ni Martin Luther, si Martin Luther, isa sa church fathers noong 1600s, nang sabi niya, yung merit po ng ating eternal life ay yung adoption. Ibig sabihin, dati hindi tayo kasama sa pamilya ng Diyos. Pero when Christ died on the cross and we put our faith on Him, hallelujah, nagkaroon po tayo ng inadapt niya tayo sa kanya pong kalipunan at sa kanya pong family at naging karapat dapat tayo sa kanyang harapan. But because of the finished work of Jesus, inadapt tayo sa family ng ating pong Panginoon at malaya natin sasabihin, Father. Hallelujah. Father. Salamat po sa ating pong Panginoon. Again, hindi po ito pwedeng gamitin ng karamihan, ng lahat, kasi dapat somebody should have that kind of relationship with God the Father. And magagawa lang yun sa pamamagitan ng pagtalima at pagtiwala sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Though we might feel comfortably referring to God as our close daddy or father, pero it may not be exactly what the scripture intended to convey. Iba po ang salitang father. Yung salitang father is hindi po ito parang childless term na kung saan ay parang ibibaby tayo. No, it is something na meron pong pagrespeto. It is something na, yan, yung ganong aspeto sa buhay ng bawat isa sa atin. I think we're familiar sa ating kultura bilang Pilipino na kapag pinag-usapan po ang father image, dinana natin yan sa mga Spaniards. Just imagine the 333 years na sinakop tayo. And that 333 years ay binigyan tayo ng idea na, oo nga, no, ganun po talaga ang figure ng tao, ng tatay. Pag tatay umupo, lagot na. Andyan na si tatay. Lagot, palo, andyan na si tatay. Yun yung parang merong respeto. Si earthly father po yung tinutukoy. Dito naman po sa biblical perspective, we're not saying na papaluin tayo ng Diyos kapag nagkamali tayo. Alisin po natin yung notion na ganyan. Alisin po natin yung kaisipan yun. Pag sinabing father is, meron tayong respect sa kanya. We honor him, we give him the glory, we adore him, we worship him. Hallelujah. And to bring out yung sense ng ating intimacy and trusting sa ating Panginoon na kung saan ay para lang sa kanya, at least makita natin na pwede nating sabihin, Dear God, Dear Father, purihin ka Panginoon. At least meron pong respect na pwede po nating ilatag sa ating Panginoon. There's a great sense of connection to God, brothers and sisters, knowing that we can see Him as our Father. Hindi siya malayo. Sovereign deity or divine, hindi po. Ang Panginoon natin, dati, di ba, kailangan pang gumamit ng mga prophet, pero ngayon, through our Lord Jesus Christ, we just bow your heads, you just in adoration. Pero pwede ka namang sumabi, Lord, salamat po, Panginoon. You can cry out to God, you can... We were conversing, I think, last night about something kami ni Pastor Rasha. Nabanggit niya yung, you just pour out sa ating pong Panginoon. You just sabihin mo lang sa ating Panginoon at ibigay natin sa ating Panginoon yung ating aspetong ito. At pag inilatag natin sa ating Diyos itong bagay na to, mararamdaman at makikita at may express mo sa Kanya. Diba? Unlike our earthly fathers, na nabanggit ko kanina, who can fail us, but our Father in heaven is unchanging, undaunted, and yung mga challenges na pinagdadaanan natin, hindi naman siya wala siyang pakialam, may pakialam siya, pero when we pour out, when we say something to our Father through Christ Jesus, amen, di ba? Hallelujah. It's comforting to know that we have a heavenly Father, Abba Father sa langit, na kung saan ay always willing na makinig sa buhay po ng bawat isa sa atin. I think si Jesus Christ, sa language po niya sa Luke chapter 18, yung persistent widow, yung judge na laging po ulit-ulit niya kinakausap ng widow, nakulitan na. Para hindi na ako makulitan, sige na, ibibigay ko na yung gusto mong mangyari. Luke chapter 18. Pero sabi ni Jesus, how much more your heavenly Father who cry out, who listens to your cry out day and night, will He reject you? No, because He is our Father. And Jesus has taught us that God cares for us in the way that a perfect Father would. Hallelujah.
we are in a great family company of believers dahil ang ate pong tatay ay hindi po siya selfish, hindi po siya biased. The way he showered his love to us is equal because that causes the love and the sacrifice, the life of Jesus Christ. Hallelujah. Let's just worship this name of God the Father, Abba Father, and we can just say to Him, Lord, salamat Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Let's just pray this time. Lord, thank you po sa opportunity na kami po yung magkasama ngayon pong araw na to. Father, thank you po because we have this time and opportunity to just be thankful of what you're doing, Lord. Salamat, Panginoon. Meron kaming Father na malaya po naming banggitin at sabihin itong mga bagay, O Diyos, na sa aming pong mga buhay at sa aming pong mga puso. Salamat, Panginoon, sa opportunity. And ngayon pong araw na to, we would like to just express this connection with you, that thankful kami, Panginoon, dahil kami po in relationship with you. Not because we're capable or we're okay, Panginoon, or dahil sa aming merit, but because of what Jesus Christ had done sa cross ng Calvary. Thank you. Thank you po, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Nawa po, O Diyos, ay patuloy po naming makita at ang iyong kamay ay maranasan po namin sa aming mga buhay araw-araw. Na meron pong Abba Father na kahit minsan pa ulit-ulit yung aming mga binabanggit, kahit minsan parang naisip namin, nagsasawa na kayo sa aming mga binabanggit, pero salamat po. Grateful po rin kami dahil you are still there na nakikinig po sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. And through Christ Jesus, I will be able, Lord, to just speak these things para po sa inyo. Lord, right now, lahat naman po kami, Panginoon, ay Christian. Meron pong relasyon po sa inyo. Lord, we pray that this relationship with you, our Father, will just be cultivated at mas lalo pang lumago, Panginoon, in such a way na anuman po, Panginoon, ang kaharapin namin, we will just still be close po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa na narito, si Joel, si Ate Mayet, si Ate Selly, Lord, si Ate Erlinda Tan, Panginoon, si Ate Elsie, si Pastora Elsie, Lord, si Sonia, si Ate Selly, Sister Connie, Panginoon, si Pastora Shad, iba pa naming mga kasama ngayon pong hapon na to at yung iba pang susunod, Lord, si Kuya Nonoy, Panginoon, sa Australia, Lord, si Ate Bebe, Panginoon, at si Ate Audrey, at iba pa naming kasama pang kanina, we pray that you'll bless them, Lord God. Allow them to just experience how good you are, yung favor nyo, yung maranasan po nila sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat sa araw pong ito. Pagpalain niyo po ang gabing ito, Panginoon, as na aming pong gagawin pa sa mga susunod na oras. Salamat po sa favor. Hallelujah. And may your name be exalted and be magnified, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat sa iyong paggawa ng lubusan sa buhay po ng bawat isa. We just thank you, Lord, for what you're doing and you're about to do sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Whatever prayer request na meron po kami, hindi man namin nabanggit, Lord, we pray that you'll just guide us, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming Abba Father. And even before we pray, Lord God, you know the contents of our hearts, Lord. And we humble our hearts before you, knowing, Panginoon, na kayo po yung merong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po. I-bless nyo rin po si Sonia. I-bless nyo po, Panginoon, si Joel at ang iba pa namin mga kasama tonight, Lord. Salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Marami pong salamat. Again, thank you po sa inyo pong pagsama ngayon pong gabi, ngayong hapon. Hallelujah. Salamat po. Kung gusto nyo pong sundan po yung mga nakaraang Names of God na topic, yan po sa YouTube, meron din po at meron din po sa Facebook, sundan nyo lang po yung link or yung page na yan, makikita nyo po sa ilalim. Amen. Amen. God bless you. Thank you po for following this page as well and subscribing po sa YouTube at ganun din po sa Instagram. Hallelujah. Salamat po. God bless you all. See you again po tomorrow. 5:00 PM. Amen.